Good day mga bade, panibagong araw na naman. Ang project pala natin ngayon ay full sleeve na Polynesian. Yes mga boss, full sleeve po itong gagawin natin ha. At patatakbuin lamang ng dalawang araw. Bakit ba kailangan dalawang araw? Kasi limitado yung nangyaring bakasyon ni sir dito. Kahit sabihin natin matagal siyang hindi nakauwi ng Pilipinas dahil sa pandemic, ay nagkaroon lamang siya o binigyan lamang siya ng kanilang kumpanya ng ganitong bakasyon. Kaya limitado lang yung araw dito ni sir, kaya kailangan itong matapos ka agad para naman mahabol pa nila yung ibang gagawin nila rito. Kasi nung araw na magkausap kami sa messenger ni sir, nagtanong siya sa akin kung kaya ba tapusin to ng isang session lang. Sumagot ako ngayon, sabi ko, sir, kaya naman po yan. Pero kung nga po ang tatanungin talaga dyan, ang sagot ko dyan ay dapat po kunin natin yan kahit papano ng dalawang session. So bakit nga ba kailangan dalawang session pa ang gawin dito kung kaya naman pala ng isang session? So ito yung opinion ko dyan mga boss ha. Hindi ko minamalit yung mga client natin. Alam ko naman dyan na merong talagang matataas ang mga pain tolerance. At meron naman dyan talagang napakahina. Kasi ito yung tutusok yung pala ng karayom. Aray kuya, sagdali lang, masakit pala yan. Pwedeng break muna, yososin lang ako. So, may iba talaga nagpapagap lang na malakas yung mga, kanilang mga pain tolerance. So, kailangan natin i-consider mga boss ha, na hindi lahat ay kayang tumapos ng ganyang kalaking pyesa. Kaya kung meron kayong choice naman at kaya nyo kausapin yung client na baka pwede natin itong dalawang session, gawin natin dalawang session para kahit paano ay pulidong mangyayari yung project na gagawin natin sa kanila. So, sana nakasundan nyo yun mga boss ha. Ito pala ang ating first session mga boss. Ito yung unang araw natin. So, kinabukasan kailangan natin ng pahinga. So, ito yung sinasabi ko. Kailangan talaga natin ng pahinga para hindi naman tayo pagod. Kasi kahit artist, madidrain din dito ha. Hindi biro kasi yung pagtatato, lalo't mahal mo na to. Kumbaga, passion mo na kasi, di ba? Alam mo yun? So, ayan, day 2 na tayo. Alam nyo ba ang kwento dito? Kaya na sinasabi ko sa inyo, kahit kaya nang tapusin ni Sir to na isang session lang, kaya na napag-usapan namin, alam mo bang, nakikita ko siyang sasaktan na. Kaya sabi ko, o diba? Sabi ko sa'yo, dalawang session yan. Kasi nga, kahit pa paano, unang-una, mauubos din yung lakas mo dyan. Kaya sabi natin nga, mentally prepared ka. O diba, English yun. Kasi nga, bilang isang artist, kahit pa paano, ang magdidikta rito yung experience mo na yung mga ganyang kalaking pyesa, yung ganyang mga katitalyadong pyesa, hindi talaga yan minamadali. Binibigyan talaga ng oras yan. So, yun lang ang opinion ko dyan mga boss ha. So, doon sa mga client natin na pinipilit tapusin yung mga pyesa, at sa tingin nila, kaya nilang tapusin, baka hindi po kayo sa artist natin mga boss. Pakinggan nyo yung sinasabi nila na kung kailangan ng dalawang session or apat na session pa yan para lang maging pulido yung pyesa ninyo, kunin nyo po yun mga boss. Kahit sabihin natin na medyo matatagal lang kasi yung susunod na schedule mga boss okay lang yun. Kasi kinukonsider naman dito ng artist is maganda at maayos yung kalalabasan ng pinapagawa nyo dato. Yun lamang po yun mga boss. Tapos nga pala, lalo-lalo doon sa mga kaibigan natin nagsisimula pa lamang sa pagtatato. Guys, napaka-importante ng basic. Kailangan na kahit paano marunong din po kayong mag-drawing. Kahit konti lang mga boss. Kasi ito yung scenario na pwedeng mangyari sa inyo kapag halimbawa pumasok kayo sa pagtatato tapos bumasi lang kayo sa stencil. Oh mga boss, kasi meron kasi pwedeng mangyari dito na gusto kong magtato. Hindi ako marunong mag-drawing. May stencil naman So pwede ako matutong magtato. Yes po, pwede po kayo matutong magtato kahit na hindi kayong marunong mag-drawing. Pero ang sinasabi ko lang po rito, yung scenario na kakailanganin mo pa rin yung basic sa drawing, gawa nga ng pag nag-service ka, tapos wala man lang printer. So syempre, ido-drawing mo yung pyesa na pinapagawa sa'yo. Tip lang po yun mga boss, kaya kung may oras, mag-aral tayo ng mag-drawing para hindi tayo nahuhuli. So ayan mga boss, ito pala ang ating finished product. A total of 13 hours. Grabe ang tibay ni sir, dalawang session to. Kahit nagpakita siya ng pananakit, pero alam mo yun, talagang dahil sa kagustuhan talagang tatapusin at tatapusin mo to. Grabe, thank you boss, maraming maraming salamat. At iba pala ang pakiramdam kapag nakikita mong yung natapos na yung pyesa, maririnig mo yung sasabihin sa'yo ng client gaya ng sasabihin ni sir. Pakinggan nyo. Ito yung solid block talaga. Nakakatakot eh. Yung mga tao, yun ang nananaman talaga. Diba? Diba siya? Ganda. Saka yung 3 stars. Sana lang po. Sumagay, di ba? Oo. Ganda talaga. Saka paano mo nalang yan? Yan ay dikit sa ano lang sa akin. Di ba? Ika. Sorry, what's that? Saka ito parang ano yun? Here, carry on. Sorry, it's your name. Name? Yes, ba? Ito na lang yung loko. Sa
Salamat ah. Thank you. O diba? Ito yung masarap sa pakiramdam bilang artist eh. Ito yung walang katumbas na halaga. Pag nakita mo na nakangiti yung client niyo pagkatapos ng proseso. Pero wait lang mga boss, bago matapos tong video na to, meron pala ako sa inyo i-share na isang game na mag-enjoy na kayo at dadami pa ang pera nyo. Just download the description below. Ito ang Kabibi Game. Napakadali lang mag-register dito mga boss. Ilagay lamang ang inyong mobile number, ang inyong password, ang verification code, at huwag nyong kakalimutan ang referral ID. Once na nakaregister kayo mga boss, pwedeng-pwede na kayong maglaro at i-enjoy ang Kabibi Game. Ano-ano nga ba ang laro ng Kabibi Game? Meron tayong color game, skydiving, dragon tiger, mythical animals, toss coin, mines, crazy monkey, red black, guest size, god of wealth, animal world, bullfight, at lucky 9. So yun mga boss, isang game na mag-e-enjoy na kayo at dadami pa ang pera nyo. So wag nang mag-atubili mga boss, i-download na ang Kabibi Game. Yun lamang po, maraming salamat!